back again to my YouTube channel. Okay, finally, I have a chance na makapag-vlog sa inyo. Super na-miss kong humarap sa inyo and mag-vlog and magbigay ng tips or haul or mag-vlog nga ako humarap sa camera. Since napakatagal kong nawala or antagal kong muling nag-upload, kwento ko lang sa inyo kaya natagalan is marami kong inasikaso, syempre business, life, ganyan. Pero anyway, hindi ko naman kayo nakalimutan. And as you can see, sa likod ko, ayan, ang topic pa rin natin ngayon is all about ukay, no? So, about business pa rin. Bibigyan ko pa rin kayo ng tips. Sobrang thank you sa lahat ng mga positive feedback na natatanggap ko or namin sa page, even though sa personal account ko, napakadaming nagme-message sa akin na inspired daw sila or whatsoever. Ayan yung mga sample. Ayan, ang dami, diba? Ayan, ayan. Super dami nila. And then, super overwhelmed na sa pagsasalita ko na ganito. And to be honest, sa experience ko, nakakuha kayo ng lesson or nakakuha kayo ng tips and idea. And by the way, itong nasa likod ko, ukay clothes and bago yan sa collection ko. First time ko mag-try ng kumuha sa supplier ko ng bill, which is sa importer ko ng bill. Ito yung maxi vintage silk dress. Ayan, medyo mahal ang puhunan nito. 25,000 per bill ang bigay ko. And nag-offer ako ng half bill, 15,000 para sa mga hindi kaya ng per bill. And also, nag-offer ako ng quarter bill para sa hindi pa rin kaya yung half bill, which is 6,500 po ang quarter bill. So, if you are interested, just hit our website or our link on the description box, Maria Clothing Boutique, so you can just inquire dun sa aming Facebook page. But by the way, tumababa ako. Hayaan nyo na. Let me explain na lang. So, if you want to see what is this video, just keep on watching. Okay, guys, no? So, kwento ko lang muna. Bali, ang topic ko ngayon, gusto kong i-share sa inyo if how I manage the Shopee packaging, no? Ang dami nagtatanong sa akin. Since ang courier ko lang sa Shopee ay JNT, so, ito ay pwede nyo lang i-apply sa mga meron ding courier sa Shopee na JNT. Wala po akong ibang courier sa Shopee kung hindi JNT lang. So, sa mga kagayo ko na JNT lang courier sa Shopee, applicable sa inyo to. Kasi hindi ko sure kung paano ang packaging, ang system, ang rules ng Ninja Van, Shopee, ayan, basta marami Google Express, hindi ko alam yan. By the way, siya. Pupunta tayo sa Shopee app. Ang dami kasi nagtatanong sa akin kung paano mag-own packaging or kung paano ko pinapadala yung prepack ko. Yes, nag-offer ako ng prepack sa isa kong page, which is yung Maria Clothing Shop. Yes, nag-offer ako dyan para sa mga kagaya ng ibang situation na hindi pa kayang bumili ng bill. Kasi marami nagtatasabi sa inyo, hindi pa nila kayang bumili ng bill, pero gusto nilang matry pumasok sa mundo ng ukay, pero hindi nga nila kaya. So, why not, diba? Since ako, nagsimula, nakita, narinig nyo naman na yung story ko, nagsimula ako sa paprepack, sarili kong damit, so why not, bigyan din natin sila ng chance. So, ang ginawa ko ay, nagbibigay din ako ng prepack quarter bill, but dun sa isang page ko, bukod yung transaction niya. So, here, ang dami kong na-receive na message kung paano magpadala ng prepack. So, ganito yung sample packaging ng prepack ko. Prepack bundle. Yung prepack na yan, meron niyang lamang 30 pieces. So, alimbawa, 30 pieces. So, ang dami nagtatanong kung paano yung sizing nung prepack na yon, no? So, ako, hindi nyo naman kailangan ng exact dimension para ma-approve yung size ng inyong parcel na ipapadala, no? Punta tayo dito sa Shopee. And then, after sa Shopee, punta tayo dito sa Me. Then, punta tayo sa My Shop. Sa My Shop, makikita mo dun yung mga post na tinda ko. So, ayan. Dito, makikita nyo yung una kong post, yung Prepack Dubai Crop Top. Yes, guys, pinasok ko na din ang Dubai, maging Dubai supplier ng mga items. Pero medyo pricey ang Dubai, kaya nagbibigay ako ng prepack kasi medyo box ang bilyon nun eh, and mahal talaga siya. Which is super worth it naman pag bumili kayo ng isang bill ng Dubai kasi may mga branded, may tags, minimal floss lang, walang super damage, wala siyang super dumi, ganun, walang masyadong tapon, and guaranteed
branded and mabibenta mo ng mahal. By the way, i-separate naman natin yun ng video, no? So, ayan. So, pipindutin ko siya. Makikita nyo dito, yung prepack Dubai crop top ko is 10 pesos lang. So, 10 pesos lang siya. And then, punta tayo dito sa taas. Bakit 10 pesos lang, no? So, punta tayo dito sa taas. Dito sa button ng merong parang pencil, yun yung edit. So, dadalhin ka sa edit products. So, makikita yung product name, product description ko, category, brand, material, dress shape, pattern, sleeve, price, stocks, variations, wholesale ba, shipping fee, condition, pre-order, days to ship. Ayan, and then update. So, pupunta tayo dito sa shipping fee. So, yun. Pindutin natin shipping fee. Sa shipping fee, ang nilalaman nun ay weight and yung packing size mo. So, makikita nyo dyan, yung weight ko lang is 4 kilogram. So, 4 kilogram kasi maliit lang naman yung size ng magaan lang naman yung Dubai crop top na 30 pieces. So, nakita nyo, wala ako nakalagay sa width, wala ako nakalagay sa length, wala din ako nakalagay sa height. Ang meron lang ako ay weight, pero nakalculate na yun automatic ni JNT na mag-start siya sa price na 50 pesos and then 2 up depende sa location mo. So, after nun, yun lang. Wala na kayong kailangan. So, nagtataka ko bakit nahihirapan sila. So, yun yung una kong binagawa. Width, length, height, no need to fill up. Just wait. Exactly wait. Okay, by the way guys, no, hindi pwedeng maghuhula ka lang ng weight, okay? Kasi ibabalik sa'yo yung parcel mo once na sukati nila yan dun sa branch and then 4 kilos lang nakalagay halimbawa sa akin, tapos 5 kilos pala siya. So, ibabalik niya sa'yo kasi mali ka ng input kasi paluwal sila doon. So, make sure meron kayong timbangan or meron kayong or kaya nyo siyang tansyahin pag binuhat nyo. Kung 1 kilo ba to, parang may 3 kilo. So, kung nag-hesitate kayo na parang may 4 na may 5, so, better magpasobra kayo kahit 1 kilo. Mas okay na sobra, hindi naman kasi kayo ang magbabayad ng shipping. Si buyer naman, so, no need to worry kung magsobra kayo ng kahit 1 kilo lang dyan. Okay, love? Okay. Okay, then after nun, yun na siya. So, bakit 10 pesos lang yung nakalagay na sa akin? Nakalagay lang na 10 pesos kasi payment first policy po ako sa aking Shopee account ngayon. No, medyo nagigpit ako kasi maraming nambobogus na kahit COD na binobogus pa rin nila. So, it might be, pwede ko rin isuggest sa inyo kung seller din kayo is mag-payment first kayo through GCash, through bank account, whatsoever. And then, kailangan kahit papano merong kayong konting price na nakalagay dun sa i-checkout niya. Note po, kasi bawal po ang sobrang baba naman. Piso, bawal po yun. Mga 5 to 10 man lang. Yung hindi masyadong mahahalata ni JNT or ni Rider. Kasi yung 10 pesos na yun, papasok pa rin sa account mo yun, mababawasan lang yun siguro ng 2 pesos, 3 pesos, ganyan. So, okay lang, di ba? Kasi para din mas lumaki yung hindi na kayo mabawasan ng tubo kasi nga 'di ba sa Shopee meron nga silang transaction fee na nababawas, no? So better kahit bawasan nila yung 10 pesos, okay lang kasi tubo mo na rin 'yun and gutal na lang naman na din 'yun dahil bayad na yung item sa iyo. Yun. So, ganun sa prepack. So, bibigyan ko pa kayo ng isang idea. Half bill naman po. Half bill. Eto, pinindot ko yung ukay half bundle. Korean denim skirt. Ayan. Korean denim skirt. Pinindot ko siya. Class A. 2-2 po ang price ko sa half bill. Ang half bill po ay estimated ko 50 to 60 pieces kapag mga pants or bottoms like skirt. So, pipindot ulit tayo doon sa notes. Parang pencil doon. Then, dadalhin tayo sa edit products. Makikita nyo dyan yung product name, pictures, product description, category, brand, materials, occasion, skirt style, price, stocks, variations, wholesale, shipping fee, condition, pre-order, days to ship, then update or delist. So, pupunta ulit tayo sa shipping fee, which is nakapaloob doon yung weight and sizes. Kagaya rin po nito, mas mabigat po ang half bill kumpara sa prepack, no, na 4 kilos lang. Itong weight ko, 25 kilogram. Yes, 25 kilogram. Kasi ang ukay half bill, ang ukay na isang bulto is, di ba, 45 kilograms natin siya alam. So, hatiin natin yung 45, medyo meron siyang gutal. So, gustuhin na natin 25 para kahit man lang sumobra, okay lang. Kasi hindi naman nga din po tayo yung mag-buy na shipping.
So 25 kilogram. Actually, minsan nagiging 19 to 20 lang yung half fill ko sa pants. Depende sa tela nung item na laman ng bundle. Since ito is denim, medyo mabigat siya pero minsan hindi siya sumasakto ng 25, minsan 23 lang. Pero okay lang yun kasi hindi naman kayo magbabayad ng shipping fee, si buyer naman. So wala akong nakalagay na width, length, height. Tapos yung price ni JNT dun sa 25 kilos kapag starting from Bulacan muna is 307 pesos. So dadagdag pa yan, depende sa line ng location mo from my location to your location. So ang importante guys sa packaging size is yung tamang weight and yung hindi kulang na weight. So hindi niyo na po i-disregard niyo na yung width, length, height. Ayan sa mga nagtatanong ha, hindi niyo na po kailangan lagyan 'yon. Sukating mabuti and then save. Ayan. Ma'am, pero guys ha, remember lang ha. Meron pa ring tamang packaging size ang JNT, okay? So ito. May rules pa rin naman ng JNT. Ang JNT nga pala, take note, hanggang 50 kilos lang po sila. Hindi po sila tumatanggap ng sobrang bigat, hanggang 50 lang. Kaya yung ukay bill na 45 kilograms, tinatanggap nila yung sa akin pag may nag-check out sa akin. So mamaya papakita ko rin sa inyo yung packaging size ko ng 45 kilogram na bill. No? So eto. Yun nga, remember 50 kilogram lang naman. Syempre may hangganan din sila kasi 'di ba? Sobrang bigat na nun eh. Sa 45 kilogram nga lang bigat-bigat na. Anyway, 'yun, 50 kilos lang ha, tandaan nyo. And then, meron din silang tamang ano, packing width, height and dimension lang ha. Ito, isasabihin ko sa inyo ha. Wait lang. Ayan guys, no? So, ito kung kagaya ko kayong nag-uukay, pasok pa rin ng 45 kilograms sa packing limit ni Shopee or ni JNT Courier, ha? Kasi ito ang tamang dimension or maximum lang ni JNT na tinatanggap. So, as long as the size of the item would not exceed to 1.5 meters, equivalent siya sa 150 centimeters, and a maximum weight lang na 50 kilograms. So, 50 kilograms. This is acceptable for shipping. Ayan, diba? Tandaan nyo yan, ha? Yun lang yung kanilang maximum, no? So, yung ukay bill is pasok siya kasi nung sinabi nila yon eh, sinukat ko, pasok siya. Kasi, isa lang naman ang size ng ukay, 45 kilogram, by the way. So, balik tayo dito sa Shopee ko. So, balik ulit tayo. So, eto naman. Ngayon naman, is itong ating 45 kilogram kung paano ko siya sinusukatan. Yung 45 kilogram ko, ukay bill, 45 kilogram, nakalagay payment first, check out only, ang price is 20 pesos. So, punta ulit tayo dun sa may notes na parang may lapis or ball pen. And then, dadali ulit tayo sa edit products. Makikita nyo yung pictures, product name, product description, category, brand, material, occasion, price, stock, variation, wholesale, shipping fee, condition, reorder, days to ship, delays, or update. So, punta ulit tayo sa shipping fee, which is nakapalobang weight and size, and makikita nyo, yung weight lang po ulit ang meron ako, which is 45 kilogram. The rest, the width, length, height is wala na, and yung nakalculate ng JNT is shipping fee for Bulacan lang muna, rates is 707 pesos, depende sa location, and then save na natin. Ayan guys. Tips lang, no? 45 kilograms ang ilagay nyo kasi ang ukay naman na bill, hindi naman yan sumasakto minsan ng 45. Minsan nasa 43 lang, 42, 41, ganyan, based on my experience. Kasi meron akong pangtimbang sa bodega, which is hanggang kaya niya is 50 kilos. Kaya hindi siya lumali, yung mga ukay bill, hindi yan tama na 45, which is kasi factory sealed naman yan. Hindi naman yan sinusukat pa ng sa China, sa factory. So, talagang, kaya nga diba yung mga estimated pieces ng ukay is more or less lang kasi hindi naman nila alam kasi lagay lang naman sila ng lagay dun sa machine, saka pipipiin ng machine and then ibabaluta ng plehe yung kulay green or yung black or red, kung ano man yung plehe nun, no? So, yun. Ganun lang guys, ganun lang kadali. Sobrang dami nagtatanong sa inyo. So, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo na mga basic katanungan. By the way, kung gusto nyo mag-start ng business, meron akong dalawang FB page na sa description box. Maria Clothing Shop, nag-o-offer ng Dubai pre-pack, nag-o-offer ng pre-pack and half bill. Maria Clothing Boutique, nag-o-offer ng ukay bills. And by the way, I am Maria Nisa Galendez. I am the
supplier sa Bulacan. Bulacan ako. Pero I can ship through Visayas and Mindanao also. Kasi sa Shopee, kaya naman yung Visayas and Mindanao. So, yun, nakakapagpa-ship ako. Pinakamarami kong suka sa Visayas and Mindanao, Cotabato, Jensen, Bohol, Sambuanga, ano pa, Antique, Sultan, Kudarat, ganun yung mga nagsha-Shopee checkout sa akin, which is all goods naman. So, yun, advice ko lang sa inyo is magpa-payment first na lang din kayo. Basta legit kayo, magpa-payment first kayo para hindi kayo nababawasan din ng transaction fees sa Shopee, di ba? So, yun, perfect yun, di ba? Ayan, may tips kayong nakuha. So, yun. And, ayun, visit na lang kayo ng FB page ko kung gusto niyo makipagkwentuhan, may tanong kayo, just comment down below and then try kong sagutin sa susunod na video. Next video ko, abangan nyo. Meron akong mga papakita sa inyong tricks and tips kung paano natatanggal yung dumi, yung damage, kung paano ko ginagawang mabentable ng mas mahal pa yung mga items na may damage, no? So, abangan nyo yon and pag hindi na ako busy. So, that is all for today's vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe and always be kind. Bye-bye! Don't skip ads, guys!